ang on top of my mind, oh, of course, siyempre, yung hiwalayan ni Katniel, no? Hello and welcome sa isa na namang video. Ayun, bago na naman yung ating ano. Oh, di ba? Meron tayong nagtatampong ibon. Oh, may nakita kaming park, the park ng park na first time natin na na-discover na meron pa lang ganito. For five years dito ako nakatira, tapos ngayon ko lang naisip. Hindi na, kasi gusto tayo mag-shoot. Kasi sa kanina, before may pagkain dito, parke lang. Oo. So for today's video, anong pag-uusapan natin? Ah, pag-uusapan natin. Ano ba nangyari in broad strokes? Ano ba nangyari nitong 2023? Ah, so pagchichismisan natin, ano ba yung mga major or high impact economic and financial events for 2023. Mga major-major na nangyari. Alam ba major-major? Ang luma na nung reference na yon, hindi na alam ng mga nanonood yung major-major na reference. Ayun. Sige, 2023. So, ano ba nangyari nung 2023? ang on top of my mind, yung hiwalayan ni Katniel, no? Apektado ka dun, ha? Siyempre yung Israel-Hamas conflict. Grabe yung Israel-Hamas war. Parang, who would have thought na? I mean, hindi pa naman officially tapos ang COVID, di ba? Yeah. Wala pa namang sinabi na tapos na. Parang meron pa yung Russia-Ukraine conflict, di ba? From COVID to Russia-Ukraine, nagpataas ng inflation, ganyan. Tapos, eto naman, si Israel saka si Hamas, no? Or Hamas moving into Israel and basta doon. So, wag natin i-discuss yung political conflict, but I want to know, ano yung naging effect niya sa global market? Well, nagkaroon ng geopolitical tension and concern. And of course, syempre, since malapit yan sa mga oil exporting countries. Oil export. Di ba? Then there's volatility in terms of oil prices. O syempre, pag pinag-usapan mo oil prices, is presyo ng bilihin natin. Di ba? Presyo ng krudo. Syempre, hindi lang gasolina, no? Pati yung mga commodities, kasi yan mga yan, sinisip yan, di ba? So basically, hanggang sa karindriya, no, na mga pagkain na ginagamitan ng gasol, kasama yun na naapektuhan din. Siyempre, pag tumataas ang presyo, hindi ka nagtaas ng presyo mo sa karindriya mo, lumilit ang kita. At isa yan sa mga factor kaya din tumaas yung inflation ng bansa. Ayan. So, ayun, no. So, kumbaga, apart from that one as well, yung mga investors, imbis na parang mas gusto mag-invest, so para mas nagkakaroon ng risk of sentiment na parang, ay, baka lumawak pa yung gulo, baka hindi lang yung dalawang yung dalawang parties. Ang concern, ang may conflict, baka lumawak pa at sumama ibang countries, so that would also involve a larger, you know, larger war scale, so mas malaking problema and oil price. So kaya yung investors medyo mas naging risk off, para mas naging teka-teka muna. Ganun yung stance nila. At pangalawa, of course, ang walang katapusan at matagal nang nangyayari na pag-hike ng Fed. Okay. Pag sinabing Fed, yun yung US, no? Oo, yung US. Parang US Central Bank, yung isipin ninyo. Federal Reserve. Although maraming Central Bank ang US, pero kumbaga yung kabuuan. Yung Federal Reserve. Tama, diba? Yes, the Federal Reserve. For the year of 2023, nagtaas sila ng 4 na beses. Okay? Tig 0.25%. So, times 4. So, for the year, no, nagtaas sila ng total of 1 percentage point. Ayan. So, anong ibig sabihin nun? Well, ang ating fixed income fund, sa mga naka-invest sa fixed income or bond fund, nakita bababa ninyo na bumababa. Okay? Or, at the best is, lumilikot sila. Ayun. But if you are naman an investor of yung mga fixed rate na instruments like time deposit, ayan, government bonds, as well, nakikita mo, compared umakyat from the yun last year, yes, umaakit yung rate mo. Mm-hmm. So, ayun ang nangyayari dyan. Ang tricky kasi nung interest rate, marami siyang effect pagdating sa bonds, sa mga cash deposits, and even the stock market na
hindi siya straightforward na pag umakyat, bababa yung isa, or pag bumaba, aakyat yung isa. That's right. Minsan talaga titignan mo yung overall situation. But for this year, yung pagtaas ng interest rate ng Fed, ang naging effect niyan sa Pilipinas, I would say, is bumaba yung mga bond fund. Yung mga bond fund. But on the other hand, tumaas naman yung mga interest rate ng mga banko. Saka yung mga time deposit rates. Right. May nakausap ako, parang nakakuha pa siya recently ng mga 5.5% net, ha? 5.5 net, 90 days lang. O, akalain mga, mo yun? Ano, no? Mga government and corporate bonds. Sa kanya, time deposit. Time deposit. Hindi na masama kasi ang 10 years mo ngayon, mga ganun lang, 5.8% thereabouts. Tama. Bakit ako papatali ng, ano, ng 10 years na 5.8, 5.7? Eh, ito merong 90 days lang. Mm. Di ba? So, syempre, napakalaki ng US market. Pangalawa, the US dollar is one of, I think the top used currency in the world. Kaya pa nag-a-announce si Fed ng mga interest rate changes, nagkakaroon siya talaga ng global effect or ano siya, no? Nararamdaman siya globally. That's right. Ano pa ba? China, parang for the year, di ba, nagka-problema rin ng China. Yung real estate market nila, di ba, yung bond payment na ni Evergrande. Yes. Di ba? So, there's that also, ano, effect on the sentiment of the investor. Na, teka lang, what's happening to China, which is the second biggest economy in the world, right? So, parang, ayun na naman, meron na namang, sabi na lang natin na parang disincentive to invest. So, parang, mas nag-withhold para tuloy sila na mag-invest. Mm-hmm. Ayan, nangyari din yun. Sa Pilipinas ba, meron bang major economic or financial event na nangyari? Wala. Wala masyado, no? Para kasi wala namang nagtatrabaho sa... The joke. Kasi puro, ano, no? Puro sideways lang ang movement ng market. And in fact, ito, atin-atin lang to, ha? Huwag makakalabas. Atin-atin ano lang yan? Yung mga even the local fund managers, ano sila? Wait and see. Naka-wait and see. Wait and see. Yung kumbaga yung pera, ganun pa rin sila na, sige, pasok na tayo kasi aakit na. Wait and see pa rin sila. So, akala ko wait and see kung magtatrabaho ba yun. Dapat magtrabaho. So, even, not just the foreign, not just the foreign investors, even the local fund managers, wait and see pa rin. So, medyo kaya ganun tayo. Ayan. So, wala namang, walang major, pero yun, well, inflation from the historic of 8-ish%, no? Yung inflation. Inflation. Ayan. Manage na naman ngayon. So, bumaba na. So, and I think tumaas din yung GDP natin for the whole year, no? So, I think that's, relatively, that's partly because Filipinos are spending more. Especially 2023 talaga nagkaroon ng tinanggal yung mandatory na pagsusot ng mask. Everyone's really traveling and shopping. So it is expected na tataas yung GDP natin kasi tumaas yung consumption natin. That's right. And I think that's also one of the reason kung bakit na manage din yung inflation rate natin kasi people are spending, so businesses, they don't really feel the need to increase yung prices nila. Kahit na probably nag-i-increase yung price ng mga raw materials nila. Kasi tumataas naman yung spending ng mga tao. So sabi nila, wag na natin pahirapan yung mga tao. Let's just keep our prices kasi mas malaki pa rin naman yung kikitain natin dahil people are actually buying more during this time. That's right. And siguro huli na ron, in relation to US Fed, no, yung huling Fed meeting, parang invite ka ba doon? Ano sabi nila? Hindi, busy ako eh. Maraming Christmas party. Sabi ko, so ano yung na sinabi doon sa minutes ninyo? Nag-pause sila ng rate increase for I think that's for the rest of the year, no. And parang medyo lang baka magbaba sila by next year. If not baba, at least steady lang muna. So para it gave a breather sa fixed income market na parang oy. So kumbaga naka-experience tayo ng quite medyo uptick ng kaunti moving towards this last part of the year. So siguro I think for next year, no,
pwede nang i-consider yung mga fixed income bond funds, lalo na dun sa mga naka-money market funds pa rin, or, you know, wala pa dun. So, pwedeng tingnan-tingnan na muna yun for, mm-hmm. for the minute. Kumbaga, it's on the table already. Pero, as for the deployment, kung kailan papasok dun, eh, saka natin pag-usapan. Siguro, last na lang, in the world of cryptocurrencies, no? Well, basically, yung crypto market for the year 2023, it was sideways, but it was also, sabi na natin na, quote-unquote, ah, stable, no? Walang big drops, walang big rise, and actually, mga crypto traders and investors, medyo excited, kasi they're looking forward for 2024-2025, kasi magkakaroon ulit ng Bitcoin halving, basta ano siya, event siya, na usually, bumababa yung reward ng Bitcoin kapag nakapag-mine ka. Meaning, yung mga dating may Bitcoin, tumataas yung value kasi law of scarcity. Eh. Mas kumukunti na ngayon yung namamine na Bitcoin. So, Bitcoin holders are always excited about that because historically, tumataas yung value ng Bitcoin and other crypto coins pag nangyayari yon. But that will happen in 2024. So, in 2023, people were preparing. No? Some of them are buying para to prepare for that. Position na. Pumuposition na. Kaya meron talagang uptick sa price ng mga crypto in recent months. But of course, that is not a guarantee. Hindi pa rin natin alam. No? As always. Oo. But siguro ang pinakamalaking balita na apektado yung mga Pinoy na nasa crypto ay yung desisyon ng SEC na i-ban yung Binance sa Pilipinas. Nga, malaking balita rin pala. So, yun. Hindi nyo na ma-access yung Binance account ninyo by February, I think, no? So, kung meron kayong account sa Binance, either tanggalin nyo na doon, no? Or i-close yung account nyo. May mga kilala ako na ang second option nila is to use a VPN, Virtual Private Network, para iba yung IP address mo. Kasi ano siya eh, yun lang naman, ibablock yung IP address niya sa Pilipinas. So, kung ako yung tatanungin nyo, ako ang ginawa ko ay actually just took out my assets sa Binance and put it in a local exchange like PDAX na at least, alam mo yun, ayoko na mag-isipan ng saan VPN ang gagamitin ko, etc. And I would advise yung mga ka-arki natin na ganun na rin, no? Wala tayong magagawa. Hindi alam ng government natin kung paano mag-regulate ng crypto and even forex. We have to... tayo na yung mag-a-adjust. Adjust din. Ang tagal-tagal na ng forex market hanggang ngayon, hindi nila alam kung paano i-regulate. Kaya walang forex broker na makapag-operate in the Philippines. So, yun yung problem natin. No? So, ako, I would say, just take out your money sa Binance and put it in another exchange na accessible in the Philippines. Probably yung locally accredited or licensed. Save mo sa cold wallet kung gusto mo yon, kasi holder kung mag-hold ka talaga ng crypto assets mo. Or i-convert mo na lang sa pera, sa fiat currency. Kumbaga cash. And invest in the stock market or yung mga more traditional na mga paper assets. But anyways, kung meron kayong katanungan tungkol dyan sa inyong Bitcoin portfolio, another portfolio, no, you can contact us in our Facebook page, sa Wealth Archie Facebook page, or siguro you can just drop a comment dito sa video na to. And if you like this video, please give it a thumbs up. Ayan, at click the notification bell para pag may bagong video, malalaman ninyo. And of course, please do share this video if you like it and subscribe to our YouTube channel. Yeah. So, meron tayong year-end review dito sa video na to, but meron din tayong parating na outlook, no? Ano ba yung ini-expect natin na mangyayari for 2024? So, abangan nyo yung video na yun. Right? So, hanggang sa susunod na video natin. Bye-bye! Paalam!